Hello guys! For this video, gagawa tayo ng personalized tumbler. Lalagyan natin ang pangalan itong tumbler ng aking anak using decal stickers and Cricut machine. Okay, let's go! Hello! So ngayon, nandito tayo sa ating desktop at mag-create tayo ng text sa ating Cricut design space para makagawa tayo ng ipiprint natin sa Cricut machine. So, i-click natin itong Cricut design space na i-download natin. And then, hintayin natin siya mag-open. So, may bayad kasi yung Cricut designs pag nag-subscribe ka. Doon lang tayo sa free. I-click natin itong new project. Ayan. So, eto naman yung mga halimbawa yung ating mat. Ganito rin yan. No? So, eto yung width. Eto naman yung length. Eto yung taas niya. Eto naman yung kanang lapad. So, maglalagay tayo ng pangalan sa Tumblr. I-click natin itong text. Ayan. So, ganito yung lalabas. Lagyan natin ng pangalan ng kung sino yung may Tumblr. Ayan. So, pwede natin palitan yung font. Punta tayo sa system. Kapag sa all, meron kasing mga bayad yan. Okay. Sa system, eto. Kung ano yung mga nasa na-install natin mga font style. So, yan yung lalabas. Ayan. So, madami rin ako na-install na nasa system ko. So, ayan. So, halimbawa ay lalagyan natin ng Adam. No? Eh, ang gusto ko ay patayo. No? Hindi ganitong kasi yung Tumblr, na-Tumblr ko ay gusto ko patayo yung pangalan. So, ang gawin natin is gawin natin ganito. Ayan. And then, click natin highlight and then click ungroup. So, pwede na natin i-ungroup. Pagdikit-dikitin natin kasi masyadong malala yung kanyang spacing. Ayan. Kung sa tingin nyo ay okay na, highlight nyo ulit, and then, click nyo yung weld. So, ibig sabihin nyo yung parang na pagdikit-dikit na ulit. And then, click nyo itong padlock para lumiit siya or lumapad. Ganyan. So, tignan nyo yung height ng inyong tumbler kung ito ba ay tama na, no? So, ang gagawin ko ay mga 1.5 by 5. Okay na siguro yun. Okay, so yung tumbler ko ay kulay brown. Gagamitin ko ay kulay gray. So, okay na yan kasi kulay gray naman yung aking sticker na decal. So, ang gagawin nyo, kiklik nyo yung make it. Ayan. So, pababa siya makakat, no? 1.5 by 5. So, lagpas siya ng kaunti sa 5 inches. And then, click continue. Ayan. Connecting siya. And then, mag-set tayo ng material. So, ito ay premium outdoor vinyl. So, ito ay pipiliin natin. Kasi naka-custom ako. Nakaset sa custom yung aking machine. So, pwede rin tayo mag-browse ng all materials. So, halimbawa, yan. And then, ilo-load nyo na yung paper. Okay? So, punta tayo sa pag-load ng paper. Pause ko muna. Click natin.
So, kapag nagbi-blink na yung C, it's time to cut. No? Pwede na siyang i-cut. So, eto siya. Balik tayo dito. Pwedeng fast mode. Click yung fast mode. O, pwede rin maglagay tayo ng more pressure. Pero, okay na yan. Kahit hindi na natin i-click yung fast mode. And then, blinking na to, mag-press na natin to. Ayan. Tignan natin kung nagka-cut na siya. Ayan. Start na siyang mag-cut. So, eto naman yung aking desktop. May makikita kayo dito na percentage kung ilan na yung percent at malapit nang matapos. Ito siya. Ididikit na natin after. Ito na yung na-cut sa ating Cricut machine. So, ang aking machine ay Air Explore 2. Tapos, tatanggalin na natin sa mat. So, start na nating tanggalin yung mga hindi kasama. So, ganito lang siya pag tinanggal mo. And then, tanggalin na natin yung mga excess. Pwede kayong gumamit ng pang-width. So, ito, lagyan natin ng transfer tape. No? Diin natin mabuti yung transfer tape. Tapos, tanggalin natin. So, ito na yung cut nating name na ididikit natin sa tumbler. Ito yung tumbler. Para maging personalized siya. So, pinili ko yung gray para kitang-kita. So, ayan. Lagay na natin. Diin yung mabuti. Sa mga gilid. Pwede rin kayong gumamit ng tools. Para hindi talaga siya magbabakbak. And then, remove natin. Ayan. So, ito na yung personalized na tumbler using Cricut Designs Space or Cricut Machine and then yung decal stickers.